good morning, everyone, and welcome back to our channel. So for today's episode is, of course, to put on my own how to have a self-hygiene when it comes to hormones. So for today's episode, yes, self-inject ng hormone, which is this estradiol of progesterone, di ba? Yan, si progesterone ko. This is the one that I'm using one shot a week, and this is for only 450 pesos. Pinapurchase ko siya sa Lazada. So, they were on sale as of still now. So, hindi ko na alam kung ano yung pangalan ng shop. But anyway, just search progesterone ko sa website, and marami kayong makikita. And then, of course, hindi natin makakalimutan yung ating alcohol, and then this, gulak. So, and gagamit tayo ng gulak, ng alcohol, and then ng progesterone dapat, and then ng syringe. Yan yung ating kakailangan eh. Para sa pagsasabot natin ng ating hormone. So, paano nga ba siya gawin, mga guys, in your own way? So, kung nasa bahay ka lang, i-ready mo na yung course yung sarili mo. And make sure na you're on the right position para hindi kang sakit. So, let's go ahead. And of course, kukuha tayo ng one bottle na ating progesterone dapat. Ganito nga pala yung kanyang itsura, mga beb. Ayan. So, kung makikita ninyo, kung nagpo-focus sa ating camera, that is how it looks like. So, ganyan yung kanyang itsura. And this is 2 milligrams or 1 ml lang pala siya. 1 ml, rather, ayan. Kung nakikita ninyo, ayan siya. 1 ml lang siya, mga beb. So, kukuha tayo ng ganito. And then, of course, huwag natin kakalimutan ng ating syringe. Ewan. Hindi ko alam kung ano kinagsasabi ko, mga beb. Kasi, hindi ko pala yung siya i-pronounce yun na yun ang mahalaga. Meron kayo ng self service on how you can inject your hormones sa bahay lang. Nang kayo lang. So, ayan. So, madala natin siya, mga beb. So, as part of the process, syempre, puputulin natin kung hanggang dito. Ayan. So, ayan. So, after nyo siyang nabali, after nyo natinggal yung kanyang ulo, ayan, sigurin ito yung kanyang kumikitsura. Ayan. So, kukuha tayo ng syringe. Meron na tayo dito. Ito, yung ating syringe. So, kukuha tayo yan. And then, ayan. Ayan na siya. So, meron. Lang ako, ha? Ayan. And then, sisiguraduhin ninyo hindi siya mag-leak dito. To make sure na, of course, maayos yung pag-leak ng kanyang progesterone dapat. Well, anyway, ano nga ba yung progesterone dapat, mga pair? So, I just wanted to let you know this is a hormone na kinagamit ng mga forced transgender like us to have their transition from male to female. So normally yung pag-inject ng ating progesterone depot is only once a week. And we have two types of progesterone depot. Meron tayong progesterone depot na blue lining and progesterone depot which is the yellow lining. And yung meron tayo is yung blue, which is much mas malamot siya sa yellow. So ayan, nasimot na natin yung ating laman sa loob, so wala na siyang laman. And ang gagawin naman natin is tatanggalin natin yung bula sa loob ng ating syringe. So pipindutin lang natin siya ng mga so kung nakikita ninyo, wala na siyang bula, pero pipindutin natin to make sure na yung nasa loob is mawala. So medyo malapot to kesa din sa progesterone na yellow. Mas malapit. Ayan. Pitik-pitikin nyo lang hanggang matanggal yung kanyang bula sa loob. Ayan. So, kung makikita ninyo, parang wala na siyang bula sa loob. So, pitik-pitikin nyo lang kapantin maubos yung bula. Kapantin maubos din yung naman na yung syringe. Sure. So, ayan mga sisi. Kung yun nakikita is, wala na masyadong bula. Pero, ipupush ko lang siya lang. Ayan. Ayan, so of course, para naman makita ninyo kung paano siya i-inject sa legs, isasara muna natin siya and then i-cleanse natin yung ating legs. So, the way you position your legs is, this is how you position. Paano nag-i-inject ka na. Dapat yung pagpo-position natin ng legs, mga beps, is this is the way. Sorry sa legs natin, no? Ayan, dapat nakaganito yung way ng position natin. And then, of course, i-grab nyo yung ganyan yung legs nyo. But before you do that, make sure na na-cleanse kayo ng
alcohol, and then make sure na pinanasan niyo yung part na yun ng, of course, ng alcohol. So, let's get it started, mga Bebs. For all in alcohol. And then, make sure na yung meron kayong bulak. And of course, pag may bulak na kayo, lagyan nyo siya ng ganun. And ipahid nyo on the way or dun sa lugar na inyong pag-e-edit na. Ayan. So, ganyan na siya. And then, kunin nyo na yung inyong i-enjoy. Well, make sure mga Bebs na merong unan sa paanan ninyo para hindi kayo mahirapan mag-inject. Ayan, so ganyan ang gagawin natin. Say baby bear earth yung ating gagamitin. And then that's how it is. And then kukunin na natin yung ating bulak. And of course, kukunin natin yung sa part na ating i-injectan. And then of course, kukunin natin yung ating syringe. So ito siya. Ito yung ating gagamitin. And then, of course, yung pag-inject natin is the way this is on. So yung pag-inject natin mga Bebs is ganito siya. And it is on the muscle direct. So, simulan na natin siya. Ayan. So, make sure na okay yung inyong pag-inject and make sure na walang muscle yung inyong paglalagyan. So, ayan na mga Bebs. Simulan na natin siyang i-inject sa part ng ating legs. Almost done. So once tapos na siyang injectan mga Bebs, is pupunin niyo lang inyong syringe. And since tapos na siya, there you go. Then of course, huwag na huwag natin kakalimutan huwag lagyan ng ating band-aid. Huwag mo na yung band-aid din. And of course, pagtapos niyo nang lagyan ng pagtapos na kayo mag-inject, make sure na yung massage niyo siya ulit ng ng konti para pumasok sa loob ng katawan ninyo yung inject. And then, of course, nagamit tayo ng band-aid to make sure na hindi siya ma-e-infect ng mga kanuman sa labas nila. Yun lamang sa araw dito mga Bebs, and thank you so much sa panonood ng ating video. Please don't hit to hit like, subscribe, and hit the bell button down below and to make sure na we're updated in the other videos. So mga Bebs, see you in my next video. Bye!